Hello guys, welcome sa ating channel. Ang bago nating video ay tungkol sa pag-terminate ng fiber optic cable using Fujikura. So, yung previous video natin ay ano naman yun, butterfly. So, ngayon gagamitin natin ay Fujikura. Okay, so kung mapapansin nyo, kulay green naman yung dulo. Yung butterfly kasi is color blue. So pag binili niyo yung ano, Fujikura, by set siya usually 10 pieces per pack. May kasama na siyang cable holder. Ito rin na rin magsisilbing guide niyo pag kinat niyo siya using the fiber cleaver. And then yung stripper niyo, ayan, pang balat ng ano, fiber optic cable. Okay? So sa pack niya, dalawa lang naman lang niya, yung mismong SE header na Fujikura. And then yung ano, cable lock. Tatawag ito. Ayan. Or cable clamp pala. Okay. So, start na tayo. So, tingnan natin itong cable clamp. Oops. And then, kunin nyo yung fiber optic cable nyo. So, since si Fujikura medyo ano, maselan, so kailangan yung measurement nyo isakto. So mamaya malalaman nyo kung bakit, kasi kung bakit kailangan sakto yung mga measurement nyo. Okay, so start tayo sa fiber optic cable. Kailangan natin siyang i-strip in using 50mm na ano, sukat. So makikita nyo naman may sukat yung pang strip natin. Ayan. So itutok nyo lang siya sa 50. Ayan, i-shoot nyo lang, and then tutok nyo sa line ni 50. Oops, sobra. Ayan, katak. Ayan, so ito na, single core na fiber optic cable nyo. Okay, then next is yung fiber clamp nyo. Kabit nyo na. So, fiber clamp, kailangan, kapag kinabit nyo ito, ayan, hanggang dito lang siya. Huwag nyo isasagad dun sa pinakadulo. Okay? So, ayan, makita nyo naman. So, dito lang. So, shoot nyo to. So, regardless of, ano naman yan, orientation. So, shoot nyo lang. Basta dun lang sa, ano, sa dulong line. Ay, sa pangalawa sa dulo. So maglalak naman siya sa gilid. Then next yung fiber ano yun, the oldest one, fiber cable holder. So shoot nyo lang to dito, and then so shoot nyo na lang din tong cable kaya siya tinag na cable holder kasi iipitin nyo yung cable yan, ganyan, para hindi siya gumalaw-galaw. Okay, so make sure lang na tong yung red saka yung gray, lapat na lapat siya dun. Bawal yung may extra space. And then, lock nyo na to. Okay. Then, next, yung stripper natin. So, ganito lang naman siya. Lilapat nyo lang ng ganito. Ang purpose lang naman itong stripper is, strip nyo yung cable, ano nyo, fiber optic cable ito. So, tatanggalin nyo yung balat ng kulay blue. So, shoot nyo lang. Then, press nyo to ng medyo madiin. Pero huwag sobrang din kasi baka mabasag. Tap. Yan, kung papansin nyo, natatanggal yung kulay. Yan. So, kita nyo, clear na yung optic cable natin. Wala na yung, ano nyo, yung cover na kulay blue. Okay. So ideally ina-alcoholan pa siya using yung ano niya, yung tissue na kasama dito. So pasok ka, naubusan na kayo. So ganun na lang gawin niyo. Punasan niyo na lang siya pag meron kaya. Pero okay lang naman kahit wala. Ang importante malinis. Okay?
Then next yung clip natin, yung cleaver. So puputulin na natin yung excess. So dito naman kailangan lang ano, ito yung kanto nito, sakto rin dito sa kanto nito. So ayan. So lapat niyo lang. And then yan, lock niyo na. Press sa gilid. So ayan, putulin na siya. So exact measurement siya, kung may panukat kayo. Yung natirang nakabalat, saktong 10 mm yan. And then yung natirang may balat, 15 mm naman. Ayan, saktong-sakto yan. Okay. So, pwede yung gawing panukat to. Kaso negative number, ano lang, pabalik. Ayan. Sakto naman 10 mm. Okay. Then next, yung mismo ano na natin, SE holder. Okay. So, before nyo ipasok, make sure na i-engage nyo muna yung SE holder, SE na header nyo. So by pressing yung ano lang, ito lang, didiinan nyo lang tong kulay white na to, didiinan nyo pababa. So maririnig nyo, mag-click yan dalawang beses, isa dito sa side na to, then isa dito sa side na to. So pakinggan nyo na lang, isa, dalawa, dalawang click yan. So, ibig sabihin, ina-activate nyo or ina-engage nyo yung header nyo. And then, next, yan, pasok nyo na itong fiber optic cable nyo. Pansinin nyo yung, ito yung pa-square na side. Kasi yung kabilang side nito yan, pabilog, pa-curve. So, yun yung ilalim, yung pa-curve, yung medyo square, yun yung ibabaw. Okay? So, pasok nyo lang siya. Then shoot nyo siya sa butas. Medyo matigas lang. Ayan, daan-daan lang. So, pasok na siya. And then, ayan, tulak nyo na lang itong ano nyo, holder nyo hanggang masagad. Ayan. So, again, remember yung sinabi kong tamang sukat. So, kita nyo yung ano, yung I don't know kung nakikita. Ayan. Yung blue, so nag-bend siya, 'di ba? Kasi pag hindi sakto yung sukat nyo, most likely super bend 'yan. Lalagpas siya pa dito sa kulay red. So, ngayon ang tendency pag nilock nyo 'to, may tendency yung maipit or mabasag kasi super bend siya. So, yun yung pag ganun nangyari, most likely uulit kayo sa simula. So, ang target nyo dito, it's either super flat siya or medyo bend katulad nito. Huwag lang lalagpas dun sa ano, dito sa red. And kita naman natin. Okay. So, pag ganyan, yun na. Lock nyo na ito. Magsibin, done. Tapos na kayo. So, maglalock din yan. Magkiklik din. Ayan. Magsibin, naglock na siya. And then, ito. Press nyo na lang itong gilid para umangat. Ayan. Tanggal na siya. So, yun. Good na siya. So, ganyan. Ganun magkabit ng or mag-terminate ng fiber optic cable using Fujikura. Okay? Ayan, pwede natin siya i-laser test. Or, ayan, just to check lang kung successful yung pag-splice natin. Ayan, so, shoot nyo lang. Then, check nyo yung kabilang dulo. Yung kabilang dulo na ito, may ano eh. May, paano ito? May Fujikura na header na rin. So, ayan. So, hindi na ako nakikita. Ayan. So, ayan. Tumagos naman siya. Okay. So, good yung splicing natin. Okay. Thank you, guys. So, I hope may natutunan kayo. Ayan. Make sure to like and subscribe na lang. Salamat.